Hello po sa inyo, Kuya Bana, at sa lahat ng nakikinig ng inyong channel. May gusto sana akong ikwento sa channel nyo. Mga kwento po ito ni nanay sa amin noong bata pa kami ng mga kapatid ko. Bago matulog, kinukwentuhan niya kami ng mga nakakatakot. Karamihan doon ay mga karanasan nilang magkakapatid. Lima silang magkakapatid at tatlo silang babae na magkakasunod. Si nanay ang panganay sa kanila. Tawagin na lang po natin siyang Nanay Lucy. Sunod ay si Tia Lourdes, Tia Lorna, Tio Lando at Tio Luis. Kwento ni nanay noong nasa elementarya pa lang siya. Nasa may palayan pa daw ang bahay nila noon at layo-layo pa ang mga kapitbahay nila. Sa unahan daw ng malawak na palayan ay mga palaisdaan at sa unahan naman ito ay mga kanyugan at dagat na ang mabubungaran. Tuwing hapon daw noon, ay pumupunta silang tatlo ng kapatid niyang mga babae sa may tabing dagat para manguha ng mga kabibe at sea urchins. Minsan naman daw ay mga halamang dagat. Basta raw may pang-ulam sila sa gabi. May isang araw daw noon, na ginabi na sila ng uwi. Habang naglalakad daw sila doon sa may nyugan, ay nakarinig daw sila ng mahinang tunog na parang huni lang daw yun ng butiki. Akala nila nun ay butiki lang yun sa menyog. Pero maya-maya na naman daw ay humuni na naman ito. Hanggang sa makarating sila sa palaisdaan. Huni daw ito ng huni kahit wala ng puno doon. Kaya kinutuban na raw sila na hindi butiki yun. Naramdaman din daw nila noon na parang may nakasunod sa kanila sa may uluhan nila. Nang tingalain daw yun ni nanay, ay ganun na lang daw ang takot nila noon, na isang napakalaking ibon daw ang nakasunod sa kanila. Karipas daw sila noon ng takbo, buti na lang at sanay na daw sila sa daan, kaya walang nadapa sa kanila. Pero mangiyak-ngiyak daw sila noon hanggang sa makarating sila ng bahay. Nagtaka pa daw noon ang nanay nila kung anong nangyari sa kanila. Ang pinanghihinayangan lang nila noon, sa kakatakbo nila ay nabitawan nila yung bitbit na timba at marami ang natapon na shell at sea urchin. Nakwento nila yung tungkol sa malaking ibon. Galit na galit daw noon ang nanay nila. Papaano? Alam daw nito kung sinong may kagagawan noon kina nanay. Kinabukasan daw noon ay sinamahan daw silang tatlo ng nanay nila nang pumasok sila sa paaralan. Nagtaka naman daw noon si nanay kung bakit hinatid pa sila ni Lola. Nakita raw nila itong may kausap na teacher. Kilala daw nila yon, pero hindi daw nila teacher. Parang mga 2 taon pa lang daw yon sa lugar nila. Kinagabihan daw noon ay sinabi ng nanay nila na hindi na raw sila hahabulin nung ibong nakita nila kahit gabihin silang manguha ng mga kabibe. Huli na lang daw nila noon nalaman na yung guro na kinausap ng nanay nila ang may alaga sa ibong yon. Ilang araw lang daw ang lumipas ay hindi na nila ito nakita. Nalaman na lang nilang lumipat na ito ng ibang eskwelahan. Itong sumunod na kwento ay karanasan naman daw ng kapatid ni nanay na si Tia Lourdes. Nasa high school na daw ito at nasa college na noon si nanay. Kwento ni nanay, nakitulog daw noon si Tia Lourdes sa bahay ng kaklase niya na malapit daw sa may sementeryo. Pero bago daw sila noon matulog, ay naggala pa daw sila sa loob ng sementeryo. Tatlo daw sila noon ng kuya ng kaklase niya. May puno kasi daw doon sa dulo ng sementeryo na tinitirhan ng napakaraming alitaptap. Pagdating daw nila doon, ay may nakita daw si Tia na isang bata. Bigla daw itong nagtago sa malaking puno. Nang hanapin na raw niya ito, ay wala na ito sa likod ng puno. Nang tanungin niya raw ang mga kasama niya kung nasaan na yung bata, ay nagtaka daw ang mga ito. Wala naman daw silang nakikitang bata. Saka imposible daw na may maligaw doon na bata. Sobrang dilim na sa bahaging yon at mga ilaw lang ng alitaptap ang liwanag doon. At siya lang daw yata ang nakakita noon. Nang medyo tumagal-tagal daw sila doon,
ay nakakaramdam na raw ng kilabot si Tia. Para daw kasing may naglalakad sa mga puntod na nandon. Tapos bigla na raw nag-alulungan yung mga aso. Kaya nagmamadali na raw silang bumalik doon sa bahay ng kaklase niya. Muntikan pa raw mapasigaw nun si Tia nang may tumalong itim na pusa sa harapan niya. Parang nagngangalit pa daw itong huminto at tumingin sa kanya bago umalis. Naramdaman daw ni Tita na parang sasabog ang puso niya sa lakas ng kabog nun. Hindi pa raw siya makatulog nun at nakikiramdam. Parang ang dami-daming tao raw sa labas ng bahay ng kaklase niya. May mga anino raw siyang naaaninag nun na pabalik-balik. May naririnig din daw siyang mga bulungan. Napasilip pa raw siya nun sa bintana. Ganun na lang daw ang takot nun ni Tia dahil sobrang dilim daw sa labas at walang katao-tao. Napasiksik pa raw siya nun sa kaklase niya. Hindi raw siya makatulog nun ng maayos at nagtalokbong na lang daw siya ng kumot. Kinabukasan nun ay tinanghali na raw ng gising si Tia. Buti na lang daw at walang pasok. Bumalik daw sila nun dun sa puno na pinagtitipunan ng mga alitap-tap. Mas kinilabutan daw nun si Tia nang makita niya yung nasa likod daw ng malaking puno ay isang maliit na puntod. Sabi ng kaklase niya ay nung kailan lang daw inilibing yung batang nasagasaan. Taga dun lang din daw yun sa kanila. At hilig talaga daw nito ang maglaro doon sa malaking puno noong nabubuhay pa ito. Pero ang labis na pinagtataka ni Tia ay kung sino-sino yung mga aninong nakita niya nung gabi. Sigurado daw siyang narinig niya ang mga bulungan. Pero hindi lang niya naintindihan. Natakot na daw nung si Tia na makitulog sa bahay ng kaklase niyang yon. At simula rin daw nang maranasan niya yung mga yon, pakiramdam niya ay nakakakita na siya ng mga multo. Sa sunod ko na lang po ikukwento yon tungkol sa mga karanasan niya sa ospital na pinagtatrabahuan niya noon. Sunod na kwento ni nanay ay yung tungkol sa sinapit ng bunso nilang kapatid sa kamay ng mag-asawang aswang na nagkaroon ng galit sa pamilya nila. Nasa kolehiyo na daw siya noon at ang bunso nila ay nasa elementarya pa lang. Parang nasa grade 3 daw yata noon si Tio. Makulit at madaldal daw si Tio Luis nung kabataan niya. Mayroon daw noong isang may katandaan na ring babae na palaging dumadaan sa gilid ng bahay nila nanay. Nagulat daw noon si nanay at lola na itong si Tio Luis ay tinatawag na aswang yung babae. Nakita raw noon ni lola na pinanlisikan ng mga mata ng babae si Tio Luis. Nagalit daw ito nang minsang sundan daw siya ni Tio Luis hanggang sa labas ng bakura nila. At sige daw ang tawag nito sa babae ng aswang. Isang gabi daw noon ay nagkasakit si Tio Luis. Halos tumirik daw ang mga mata niya sa taas ng lagnat niya. Nataranta daw noon si nanay, lalo na at malayo pa raw doon yung bahay ng manggagamot. Kwento ni nanay, habang naguhugas daw siya ng mga plato sa may banggerahan o lababo, nang gabi ding yon, ay may bigla na lang bumungad sa kanyang parang napakalaking ibon sa labas ng kusina nila. May maliit na bintana kasi sa harapan ng lababo. Pagkatapos daw nitong magpakita kay nanay, ay lumipad daw ito papuntang bubong nila. Naririnig daw nila nun ang pagkaluskos nito sa bubong. Buti na lang daw at yero na ang bubong ni nanay. Parang galit na galit daw ito at gustong baklasin ang bubong nila. Sumunod daw nun ay narinig na naman daw nila na may kumakaluskos sa dingding ng silid ni na Tio Luis. Doon daw parang nagwala si Tio Luis na parang takot na takot. Doon daw siya nakatingin sa may bintana habang nanghihina daw na sinasabi niyang aswang, aswang. Paglingon daw nun ni Lola ay may nakita daw siyang figura sa labas ng bintana nila. Bigla daw itong tumakbo. Sinundan daw nila kung saan ito papunta. Inilawan daw nila ang dinaanan nitong palayan. Parang dinaanan daw yun ang araro ng kalabaw. Nagsipagdapaan daw ang mga palay. Takot na takot daw nun si nanay. Sakalang daw nila nun nahatid si Tio sa manggagamot nang masiguro nilang hindi na babalik yung aswang na yon. Kahit sobrang dilim daw nun ay buhat-buhat ni Lola si Tio Luis kasama daw si nanay
papuntang manggagamot. Ang dami pang kasagingan at malalaking puno ang nadaanan nila. Nagtatayuan daw noon ang balahibo ni nanay. Manaka-naka daw may naririnig silang huni ng wakwak. Grabe daw yung pagmamadali nila noon. Nagpupuputak na daw si Lola at nagmumumura. Lalo na parang lantang gulay na daw noon si Tio Luis. Hindi na raw ito gumagalaw. Nang makarating daw sila sa manggagamot, ay parang gulay na lang daw si Tio. Pinahiga daw nila si Tio sa isang papag. Wala na raw talaga itong malay. Maya-maya daw noon, nagsabi yung manggagamot na wag iwan si Tio. May gagawin lang daw ito. Pumasok daw ito sa silid nito. At paglabas ay may bitbit na itong buntot ng pagi. Lumabas daw ito sa may kusina nito at may tinatawag ito. Doon lang nalaman ni nanay na hanggang sa bahay ng manggagamot ay sinundan sila ng gustong manakit kay Tio. Narinig daw nila sa labas noon ang malakas na palahaw. Naabutan ni nanay na naghahampas daw ng buntot pagi sa ere ang manggagamot. Doon lang din niya nakita yung napakalaking ibon na parang nasasaktang lumayo. Agad daw nung binalikan ng manggagamot si Tio Luis. Pinalabas muna nito si nanay. At ilang sandali lang ay tinawag na sila. Hindi raw nila alam kung paano nitong nagamot si Tio Luis. Nang dalhin daw kasi nila ito ay putlang-putla na ang mukha ni Tio. Pero nang magamot daw ito, ay bumalik ang kulay ng balat nito. Kwento ng manggagamot ay malaki ang galit ng may gawa nun kay Tio. Desidido talagang kunin nito si Tio. Kinabukasan daw, pag may nakita silang lalaking may sugat sa braso na parang paso, ay yun daw ang may kagagawa nun kay Tio. Dahil tiyak daw na aalamin nun kung nagamot ba si Tio. Umaga pa lang daw nun ay nakabantay na si nanay at lola sa labas ng bahay. Inaabangan daw nila ang mga dumadaan doon. Daanan kasi papuntang palengke ang bahay ni nanay ng mga nakatira doon malapit sa dagat at mga palaisdaan. Mga bandang alas 10 daw noon ay may dumaang matandang lalaki na paika-ika. Akay-akay ito nung babae na tinatawag ni Tio Luis na aswang. Napansin daw noon ni nanay na may malaki itong sugat sa braso at sa may binte. Doon daw nalaman ni nanay na ito ang may kagagawan nun kay Tio Luis. Asawa yon ng babaeng tinutukso nito. Kung gayon ay totoo nga ang tinutukso ni Tio na may lahing aswang ang mga ito. Tinanong daw nun ni na Lola si Tio kung bakit niya tinatawag na aswang yung babaeng dumadaan sa kanila nun. Nakita raw kasi ito ni Tio Luis na nakatuwad sa may kusina nila nang minsang papunta siya ng palikuran. Mga bandang alas 8 daw yun ng gabi. Natutukan daw niya ito ng flashlight. Nang nasa loob na raw siya ng banyo, ay sinilip daw niya ito at nakita niyang bigla daw itong naging malaking aso. Ang akala raw nun ni nanay ay sadyang trip lang daw tuksohin ni Tio yung babae. Yun pala ay nakita daw pala niya itong nagpalit anyo. Kinausap daw ni Lola yung mag-asawa at pinagsabihan. Oras daw na may mangyaring masama kay Tio o isa man sa kanila ay malalaman daw ng buong baryo nila ang tunay na lahi nilang mag-asawa. Simula daw noon ay hindi na nila nakita ang mga itong dumadaan sa bakuran nila. May karanasan din daw itong si Tio Lando, pang-apat sa kanilang magkakapatid. Noong nagtatrabaho na raw siya dito sa isang ospital bilang isang attendant. Dito raw sa pinagtatrabahuan niyang ospital ay may maraming punong madadaanan paglabas ng naturang gusali. Medyo madilim daw sa parting yon at may napapabalitaan pa ngang may nagpapakitang white lady sa isa sa mga puno doon. Kwento raw nitong si Tio Lando. Mga alas 10 daw ng gabi nang magbisikleta daw siya para bumili ng pagkain sa labas. Nang dumaan daw siya doon sa daan na may maraming puno, ay parang nawalan daw bigla ng preno ang bisikleta niya. Medyo pababa pa naman daw ang daan doon. Kaya tumuloy-tuloy daw nun si Tio sa may gate na nakasarado pa. Hindi daw gumana yung preno, kaya natumba siya ng pilitin niyang pahintuin ang bisikleta. Pero bago daw mangyari na mawalan siya ng preno,
ay may biglang tumawid daw noon na itim na pusa. Buti na lang hindi ganun kalala ang nangyari kay Tiyo. Habang nakahiga daw siya noon sa semento, ay nakita niyang parang may lumapit sa kanyang babae. Pero hindi niya maaninag ang mukha nito. Yumuko daw ito sa kanya at ramdam daw niya na dumagan ito. Naramdaman pa niyang para daw siyang sinasakal. Kaya pinangampusan siya ng hininga. Hilong-hilo na daw siya noon at nalalabo na ang mga mata niya. Kaya nawalan siya ng malay. Mahigit ilang minuto pa noon bago siya makita ng guard. Nang nasa ospital daw siya ay nakita na may mga bakat ng kamay sa leeg niya. Muntikan pa ngang napagbintangan yung guard noon. Buti na lang at nagkamalay din agad si Tiyo. Kinuwento niya ang nangyari. Kaya natakot na raw siya nung lumabas mag-isa paggabi. Friday the 13th pa naman daw yun. May mga ilan din daw tricycle driver ang nagkwento sa kanila na pag dumadaan daw sa lugar na yon ay bigla na lang namamatay ng makina ang tricycle nila. Minsan din daw ay halos ayaw gumana ng preno. Meron ding nadiskrasya doong motor dahil bigla na lang daw itong sumemplang na parang may umangkas bigla sa kanya. Dahil dun sa nangyari kay Tiyo, saka pa lang din daw naisipan ng pamunuan na palagyan ng ilaw doon. Iilang nurse na rin kasi ang nagre-reklamo na habang naglalakad daw sila pa uwi ay bigla na lang silang nakakaramdam ng panlalamig pag dumadaan sa lugar na yon. Nagtatayuan din daw ang balahibo nila na parang may nanonood sa kanila. Minsan naman daw parang may nakasunod sa kanila habang naglalakad. Naturingan na ngang haunted ang lugar na yon. Ito pong susunod na kwento ay tungkol naman po sa kaibigan ni nanay na si Tita Julie. Nasa kolehiyo na daw sila noon sa bayan. Nagbo-boarding house daw noon si Tita Julie habang si nanay naman ay nanunuluyan sa tiyahin niya. Dalawang babae raw ang kasama noon ni Tita Julie sa kanyang silid. At kasundo naman daw niya yung isang kasama nila. Yung isa daw kasi ay parang may sariling mundo. Tawagin na lang po natin yung Nora. Hindi raw ito makausap ng maayos dahil palagi itong may hawak na libro. Kapag niyayaya naman daw nilang kumain ito, ay titingin lang daw ito sa kanila at magpapatuloy na sa pagbabasa. Medyo naiinis daw nun sina Tita Julie at ang isang kasama niya, dito kay Nora. Isnabera daw kasi ito. Minsan daw nun ay nagkagulo sila dahil nawawala raw ang paboritong damit ni Tita Julie at si Nora ang napagbintangan niya. Pati rin yung damit ng isa pa nilang kasamahan na may mga punit-punit ay binintang din ito kay Nora. Hindi raw kumikibo nun si Nora. Tiningnan lang daw sila ng masama at lumabas ng bahay. Inis daw na ginulo nila yung gamit ni Nora. Pero hindi naman daw nakita ni Tita Julie doon ang damit niya. Ito namang isa ay kumuha daw ng gunting at ginupit-gupit ang isang damit ni Nora. Inis na inis daw sila nun sa babae. Binalik naman daw nila yung gamit pero gulo-gulo na. Tahimik lang daw yung inayos ni Nora. Kwento ni nanay ay nakilala niya raw itong si Nora. Estudyante rin daw ito sa paaralan nila pero nagpa-part-time job daw ito. Nang minsang magpunta daw si nanay sa boarding house nila, ay naabutan niyang umiiyak daw itong si Nora. Wala raw nun sina Tita Julie at may binili daw sa labas. Medyo naawa naman daw si nanay dito. Nakuwento kasi sa kanya ni Tita Julie ang ginawa nila sa gamit nito at medyo pinagalitan pa nga siya ni nanay. Maya-maya daw nun ay humiga na itong si Nora. Mga alas 7 daw yun ng gabi. Nang dumating daw sina Tita Julie, ay may dala silang mga pagkain. Ang ingay daw nila nung nagkukwentuhan habang kumakain. Sinabi pa raw nun ni nanay na hinaan lang ang boses nila. Pero tinawanan lang daw siya ni na tita. Lalo pa nga raw nilakasan ang boses at nagparinig pa kay Nora. Inampas daw ni nanay ang braso ni Tita Julie. Pinapatigil niya ito. Hindi niya alam kung bakit inis na inis ang mga ito kay Nora. Hindi naman daw sila inaano nito. Isang araw daw noon ay nasira ang electric fan ni na Tita Julie. Ayaw na raw noon gumana.
at muli raw nilang pinagbintangan itong si Nora. Sinasabotahe daw nito ang mga gamit nila. Sinabihan pa nilang lumipat na ito ng ibang silid kahit mas nauna naman daw ito sa kanila. Ilang araw daw nila nung hindi nakikita si Nora. Baka raw umuwi sa baryo nito. Kaya natuwa daw yung dalawa at niyaya pa nila nung uminom si nanay. Panay si Nora daw ang pinag-uusapan nila kung gaano sila kainis doon. Sana nga raw ay huwag nang bumalik sa boarding house nila si Nora. Kinabukasan daw noon ay nakaramdam si Tita Julie ng sobrang pananakit ng katawan. Para daw siyang nadaganan ng pison sa sobrang sakit ng katawan niya. Kinaparaw nitong likuran nito dahil sobrang hapdi daw noon. Para daw yung may sugat. Nagtaka raw si nanay noon kung anong dinadaing ni tita. Ganun na lang daw ang pag-aalala niya noon nang makita ang buong itsura ng katawan ni Tita Julie. Ang dami na raw sugat-sugat at parang basa daw ang mga yon. Sobrang init at hapdi daw noon, lalo na pag nagagalaw. Iyak daw ng iyak noon si Tita Julie. Nang lalagyan na raw yon ng gamot ni nanay, ay bigla na lang daw pumuslit ang lamang nana ng sugat ni tita. Nang hilakbot daw sila noon, nang may lumabas daw na langaw mula sa sugat. At sa bawat napipisang sugat daw, ay may langaw na lumalabas. Hindi na raw alam ni nanay ang gagawin sa sugat ni Tita Julie. Dinala daw nila ito sa klinik. Ginamot naman daw ito, pero umaalingasaw na raw ang amoy ng sugat. Sobrang lansa daw noon at nakakasuka. Nang makauwi daw sila sa boarding house at nakausap nila ang landlady, ay pinayuhan silang ipagamot yon sa albularyo. Mukhang hindi raw yung simpleng sugat lang. Parang may nambabarang daw kay Tita Julie. Umuwi daw sila noon ng baryo nila. Doon din daw nagpagamot si Tita Julie sa matandang gumamot kay Tio Luis. Magaling daw kasi talaga yon. At nalaman nilang totoong binarang nga daw si Tita Julie. Galit na galit daw ang may gawa nun sa kanya dahil sa dami ng tinanim nitong insekto. Balak daw talagang patayin nun si tita. Hindi na lang langaw ang lumalabas sa sugat niya, kundi may maliliit na rin daw na ipis at uod. Inipon daw yun lahat ng manggagamot at nang wala nang lumabas ay sinunog niya ang mga yon. May nilagay naman daw itong mga halamang gamot sa mga sugat ni Tita Julie. Dinasalan daw muna nito bago itapal sa sugat. Nagsindi raw ito ng kandila at may binubulong. Maya-maya raw nun ay parang may kausap na raw ito. Ang tagal daw ng usapan nila nung nangbarang kay tita. Ayaw daw nitong bawiin ang ginagawa nito kay Tita Julie. May sinunog daw nun na papel yung manggagamot. Panay pa ang bulong nito. Ilang oras din daw itong parang may kausap. Nang kinalaunan daw ay tinanggal na nito ang mga tinapal na halaman sa sugat ni tita. Medyo natuyo na rin daw ang mga sugat na yon. Ilang araw daw noon at gumaling naman daw si tita. Pero hindi na raw nila noon nakita pa si Nora. Duda nila ay ito ang nagpabarang o nambarang noon kay tita. Hello po mga kamalik mata. Shoutout po ulit tayo. Unahin ko na pong i-shoutout ang aking mga solid kamalik mata members. Shoutout po kay Ma'am Eriza Miguel. Maraming salamat po sa pagpaparenew ng badge. Shoutout din kay Ma'am Patty Patuti. Shoutout din po kay Ma'am Anna 23. Shoutout kay Ma'am Ann Season. Shoutout po kay Kryptonian House of L. Shoutout kay Boss Juice Simbulan. Shoutout kay Freaky Dolls. Shoutout kay NCM. Shoutout kay Ma'am Maricar M. Shoutout din kay Ma'am Del. Shoutout din kay Ma'am Lena. Shoutout kay Paps Dance Densho. And shoutout kay Ma'am Joanne Ueda. Hello po mga solid kamalikmata members. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking munting channel. Maraming salamat pong muli and shoutout po sa inyong lahat. Dumako naman po tayo sa mga nagpapa-shoutout and sa mga nag-comment po sa ating mga nakalipas na stories. So, ito na po. Basa-basa po tayo.
Shoutout po kay Ma'am Elaine Almera. Shoutout din po kay Ma'am SJ Ply. Shoutout din kay Raven Trace. Shoutout din kay Ma'am Hondradi Eve. Shoutout din po kay Musica Disc. Shoutout din kay Ma'am Amihan Grande. Shoutout din po kay Ma'am Ana Cuenca. Shoutout din kay Lian. Shoutout din po kay Karil May Villegas. Shoutout din kay Ma'am Dimples Yumi. Shoutout din kay Jane Lick Wong. Shoutout din po kay Ma'am Teresita Aguilar. Shoutout din po kay Ma'am Marian Asuhan. Shoutout din kay Ma'am Naima Nasroding. Shoutout kay Bridget Manalak. Shoutout din kay Jeva Sanchez. Shoutout din kay Boss Bobby Ong Sueco. Shoutout din kay Vincent Bacuno Reyes. Shoutout din kay Sheila May Evangelista. Shoutout din kay Dark Crown Gaming. Shoutout din kay Sebastian Agudes. Shoutout din kay Annie ng Cavite. Pa-shoutout Sir Neb, pati sa anak kong si Shari Vasquez. Sabi ni Ma'am Janet Vasquez. Pang-ilan na po ito. Hindi po ako si Sir Neb. Ako po si Sir Ban. Ban po, Ban. Dami na nagsasabing pa-shoutout Sir Neb. Hello po, shoutout po sa inyo. Sa mga nag-aakalang ako po si Sir Neb. Idol po yun, idol. The legend. So yun, maraming salamat po sa inyo. Shoutout din kay Maria Marie. Shoutout din kay Boss Eric ng Tribo Tagalog Horror Stories. Hello po mga kamalikmata. Suportahan po natin ang aking tropa na si Lods Eric. Subscribe po kayo sa kanyang new channel, side channel niya po ito. Tribo Tagalog Horror Stories. Yon, suportahan po natin. Maraming salamat. Pa-shoutout po Kuya Ban, Rosalie Espina from San Mateo Rizal. Matagal na po ako nakikinig sa inyo. Ginagawa ko din pong pampatulog yung mga kwento mo. Parang lahat na po ng kwento mo, napakinggan ko na po. Uy, salamat po ma'am. And sana po nakakatulog po kayo ng mahimbing. Shoutout kay Rosalie Espina from San Mateo Rizal. Pa-shoutout Sir Van sa asawa ko, si Francis Basalyeha. Napipilitan makinig ng mga kwento mo dahil sa akin. Pero nagugustuhan naman na. Hello po! Shoutout po kay Francis Basalyeha. Pinapa-shoutout ni Ma'am Joyce Timbaho Basalyeha. Shoutout po sa inyo, maraming salamat po. Pa-shoutout from Caloocan City, Sir Ban. Salamat po, good afternoon po. Listening habang nagme-merienda ng manggang hilaw. Uy! With suka, with sili. Ang sarap naman po niyan. Shoutout sa'yo, Adrian Guerrero. Shoutout din kay OFW KSA V202. Listening here, Saudi Arabia. Hello po, shoutout po, ingat po dyan. Shoutout din po kay Chris May Habibti. Shoutout din kay Koala Arandid. Shoutout din kay Boss Jamar Bellarmino. Shoutout din kay Anne Francisco. Hi Sir Ban. Pa-shoutout po kay Boss Madam namin na napaka-caring at napaka-understanding. Sana wag ka pakunin ni Lord. Hahaha. The best talaga mga stories mo, Sir Ban. Sabi ni Pedro A. Barbosa Jr. And shoutout din sa iyong madam kung sino man siya. Shoutout. Napaka-caring and napaka-understanding mo. Shoutout din po kay Ma'am Cynthia Rather Not Say. Shoutout din kay Kay Ann Valerio. Shoutout din kay Vince. Shoutout din po kay Jellyhead. Tama po ba? Jellyhead TV. Yun. Shoutout kay Bitoy Bitoy. Shoutout kay Ma'am Choji D. And shoutout kay Jeepers Creepers. Hello po sa inyong lahat, mga kamalikmata. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa inyong walang sawang suporta sa aking channel. Kita-kits po tayo ulit sa mga susunod na kwento. And muli, ako po si Ban, hindi po Sir Neb ha, Ban. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po muna. And I, thank you. Ciao!